natin, palagi nga tayong hinihingi natin ng pagsusuporta kay Presidente. Yung tungkol sa utang na loob, kasi sabi ko, yung mga nagtanggap ni GM, hindi nyo malang inalintana yung ginawa niya sa inyo. Na tumulong siya sa pagkakaisa ng dalawang partido, kaya naging unity nga yan eh. Kumbaga, malaking bahagi ng pagtatagumpay ang pwede mong ikredito sa kanya. Ang ibig ko sabihin nun, eh, magkakasama kayo sa partido. Mulat sa hula, mula nang inumpisa niya hanggang ngayon, magkakasama pa kayo sa mga biyahe, kakaibigan, tsaka malalaki kayong opisyal. Ngayon, sabi naman ni Speaker Romualdez, kailangan, pag mayroong destabilization, ibig sabihin ng destabilization, ginugulo mo yung present power structure sa loob. Kumbaga, gusto mong tanggalin siya. Yun lang ibig sabihin nun. Kaya, pinalalabas niya na si GMA, Presidente GMA, ay kumagawa ng mga maniobra, natatanggalin siya. Okay. Sinabi na ni GMA na hindi niya intention niya baka na misinterpret yung mga galaw niya. Ako naman ganito ang aking gusto. Ang ibig ko sabihin ng sa utang na loob, tsaka yung sinasabi ni Speaker Martin, ipagpalagay na natin na nagkaroon ng mga galaw si GMA na gusto niyang palitan si Speaker Martin. Ako, dahil nga nagkasama kayong malaking bahagi ang pinuhunan niya, eh bakit hindi mo na kayo nag-usap? Pwede naman, napakadali kausapin si GMA, nakita mo, nung gusto niya maging speaker, nung napansin niya na si Presidente Marcos ay komportable kay Martin, umurong siya, umatras, eh doon lang, makikita mo na eh. Kung gusto niya talaga, di lumabay na siya. Hindi. Pati pagpalagay na natin, hindi ba dapat dahil magkakasama kayo bilang senior sa'yo sa partido at chairman mo pa sa partido, hindi ba pwedeng puntahan mo, ma'am, o nababalitaan ko, ma'am, gusto niyo akong balitaan? Baka naman o pwede natin pag-usapan niya. O, pagkatapos, kung hindi pa, hindi magkasundo, eh nandiyan naman si Presidente Marcos Jr. Na siyang pwede pumasok at awatin. Para yun ang ginawa ni Presidente Duterte noon, nung pinakiusapan siya niya, ni Speaker Martin, si Cayetano, sino ba yung isa? Meron pang isa, nakalimutan ko na yun. Tatlo sila nakiusap na pwede mag-broker. O, hindi ba naayos niya yun? Kaya walang gulo. Kasi, alam na, Velasco, si Representative Velasco ba yan, attorney? Hindi. Ah, Velasco. Ayun, o. Si Cayetano at saka si Martin, di ba? O, nagawa ng paraan yun. Sana ganun din ang ginawa niya. Dahil sanay na naman si Speaker Martin yan, ano naman yung pinuntahan niya? Ma'am naman? Bakit naman, o? Totoo mo ba yan, ma'am? O, may sabi niya, we have to nip in the bud. Hindi nga eh. The nipping in the bud is to talk directly to the person who's trying to oust you. Dahil, why should you be threatened? You are the first cousin of the president. You are the choice of the president. You are the speaker of the house. And obviously, yung majority, sa'yo yan. So bakit ka matitreated? Ba't kailangan pahiyain mo? Ba't kailangan tanggalin mo ng ura-urada ng wala pa malang kadahilanan maliban doon sa pantaha mo? Yun naman yung akin. Kaya sinasabi ko po, yung utang na loob na sinasabi ko, hindi siya may utang na loob siyang na hindi niya natatanggalin kung mali. Hindi, ang ibig ko kasabihin, dahil magkakasama kayo, kahit na yun lamang ay maging daan para kausapin mo at mag-usap-usap kayo para magkaintindihan. At kung hindi, kung si Presidente Marcos Jr. Ayos, kaya-kaya ni Presidente Marcos Jr.